Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Pinoy Simple Recipe. At ako po ulit guys, si Manuel Alcantara. At syempre ngayong araw ay nandito na naman tayo for another recipe na para sa inyo. At ang ating recipe na to ay isang merienda recipe guys. Nishishare ko sa inyo para syempre pwede nyong itry, pwede nyong gawin, pwede nyong pang negosyo, pwede nyong pang merienda lang sa bahay. So okay, so ang ating version na to guys ay napakadaling gawin lang. At ang karamihan sa atin kasi guys, bumibili pa ng ganito. Pero pwede natin gawin ito sa ating mga bahay. So ang ating recipe for today ay binangkal. And now guys, kung napapansin ninyo, nandito na naman sa ating harapan ang ating mga ingredients na ating kakailanganin for this recipe. Pero bago natin simulan yan, gusto ko muna kayong imbitahan na kung kayo ay bago lang sa aking YouTube channel, huwag po ninyo sana kakalimutan na mag-subscribe, i-hit nyo na rin po ang bell button, like, comment, and share para palagi kayong updated sa ating mga susunod pang ma-upload na videos. At ngayon guys, ay papakita ko sa inyo ang ating gagamitin mga ingredients. Una guys, gagamit tayo ng 1 medium size ng egg. So ito guys, pwede nyo palitan ng oil, pero ang gagamitin ko is 1 tablespoon ng ating margarine. So nilusaw ko lang siya guys. Pero pwede yung oil guys kung wala kayong margarine. So 1/2 teaspoon ng ating salt. 1 teaspoon ng ating vanilla para sa aroma lang. And syempre mas mabango guys, diba? Mas masarap kainin, mas mabango. And 1 teaspoon ng ating baking powder. 1/4 cup na ating cornstarch. Ito guys, ang ating pwedeng evaporated or fresh milk ay inyong gagamitin. So, ang gamit ko dito ay 1/2 cup, tapos nag-add lang ako ng 1 tablespoon para sakto yung dami niya, okay? 1/2 a cup ng ating white sugar. 1/2 cup ng ating sesame seeds. And of course guys, 2 cups ng ating flour. So yan lahat ang ating gagamitin ng ingredients para sa ating binangkal recipe. So paano guys, i-mix natin ang lahat ng ating ingredients, pero unahin natin ang ating mga dry ingredients muna bago natin lagay ang ating liquid. Pero syempre, sasamahan nyo ako. Tara guys, gawin natin. Okay guys, ngayon ay nandito na po ang ating gagamitin na paglalagyan natin ng ating mga ingredients. So sisimulan natin guys sa paglalagay ng ating flour. 2 cups ng ating flour. Lalagyan natin ang ating cornstarch. So kung napansin nyo guys, ito gagamit ako nito. Pero kung wala, okay lang naman guys. Gusto ko lang kasi mas mix natin mabuti ang ating mga dry ingredients bago natin simulan. And now guys, add natin ang ating sugar. Ating salt, baking powder, okay guys, ngayon we'll mix na ang ating dry ingredients. Pwede na natin guys ilagay ang ating later ko na yan siguro. Ang unahin natin dito guys ang ating margarine. Ang ating egg. So dito guys, tingin ko kailangan na natin yung ating kutsara kasi kung gagamitin natin ang ating whisker, didikit na siya doon. Now guys, add natin ang ating milk pero pakunti-kunti lang guys, no? Di natin bibigla. Dahan-dahan natin siyang imimix. Busin na natin. And at this point guys, pwede nyo nang i-add ang ating vanilla. Okay.
Hi guys, ayan, natapos na po tayo sa ating paghahalo ng ating mga ingredients at nandito na po ang ating gawa. And syempre, gagamit tayo dito ng sesame seeds para pang coating natin. And nga pala guys, dati kasi kapag gumagawa ko ng ganito, hindi ako gumagamit ng oil. So, anong nangyayari guys, tumidikit sila sa aking mga kamay. So, hugas lang tayo ng kamay and pwede tayo maggamit ng oil. So, dampi lang natin ng oil sa ating palad. Konti na guys, huwag naman sobra-sobra. Para guys, kapag binibilog natin to, hindi naman siya yung masyado didikit sa ating kamay. So, ayan siya guys. Mas madali siyang gawin at hindi siya masyadong makalat sa ating palad. And ikugulong natin guys sa ating sesame seeds. Disadvantage nga lang nito, syempre, didikit din sa ating mga kamay ang sesame seeds natin. Pero syempre, pwede naman natin iwanan guys. Pwede naman natin bitawan. So, kung saan kayo mas komportable guys, yun na lang ang gawin ninyo, okay? So, ayan. Gulong. Lagyan ng mixture. Gulong natin. So ayan guys, paulit-ulit na natin yung gawin hanggang matapos ang ating pagbibilog nito at maubos natin to guys. So ayan ang gagawin natin bago natin iprito ang ating binangkal. So paano guys, tapusin na natin. So ayan guys, ito na po ang ating nagawa. So sa 2 cups, nakagawa tayo ng around 15 pieces. 15 pieces guys, and ngayon ay ipiprito na po natin at samahan ninyo ako. Tara! So ayun guys, nagpapainit na po tayo ng ating paglulutuan. Actually, ito na lang ang ginamit ko guys kasi yung kawali ko na ginagamit lagi, di ba? So may kawali at may kaserola tayo. Which is ang laki nun. So gusto ko kasi mas maliit lang ating gagamitin. And gagamit tayo ng oil. Para iprito natin siya guys. So, para sa amin, okay na yung oil na yan guys. Hintayin lang natin na uminit, pero syempre kailangan ang apoy natin guys ay hindi ganun ka sobrang lakas. So, low heat lang ang ating gagamitin guys, okay? Okay now guys, mainit na ang ating mantika. So, lagay na natin. So, lagay tayo ng around 6 pieces guys. Hindi natin masyado ika-crowded. So, di ba? Dahil maliit ang ating lalagyan guys, ang ating pinaglulutuan, mas nadi-fry natin ang ating binangkal. So, ganyan lang kahina ang apoy para hindi nasusunog dahil may sugar siya guys, di ba? So, ang tendency, mag-burn agad yung pinaka-outer part niya. So, mag-brown. Ang hanap natin guys ay golden brown kapag naluto, hindi siya yung sunog na pagka-brown guys, okay? Binangkal. So, yan. Medyo babantay lang natin. Pansin nyo guys, oh. Ganyan ang nangyari sa kanya kung malakas ang ating apoy. Hindi lang ganyang brown. Masusunog siya dahil may sugar yan guys. And kung napapansin ninyo, oh. Nagsisimula siya magkaroon ng bitak. Thank you.
So yan guys, kung nakita ninyo, ganyan ang pagka golden brown na gusto natin guys. Siyempre yan ay luto na. So papatuloyin muna natin guys, no? Kung may tissue kayo, mas maganda. Or pwede naman guys sa mga coriander or kahit anong patuloan na pwede nyo pagpatuloan ng pagkain. So ayan guys, natapos na tayo. So ngayon guys, ito na po ang ating finished product. And kung napapansin niyo guys, ang ganda ng color niya. Ganyan ang gusto natin. Golden brown sa labas pero hindi siya sunog at malambot pa rin yung loob. Sarap. Napaka-crunchy ng labas niya guys. And ang bango. Siyempre, ang nagpapabango talaga dito guys, actually mabango siya talaga kahit walang vanilla. Pero mas bumabango lalo siyempre pag may vanilla kayo nilagay. Sarap. Ang ganda ng texture. Hindi siya ganun katamis guys. Saktong-sakto lang. So, para sa akin ito masarap na rienda. Kahit na nagkakape ka, sarap to guys. So, sana. Ayan, natapos na naman tayo guys. At sana po ay inyong subukan. Para matikman nyo rin po kung gano'ng asarap ang ating version ng ating binangkal. Okay? So, paano guys? Maraming salamat sa inyo. At sana patuloy nyo pong supportahan na aking YouTube channel. Opo, sana kayong magsawa na suportahan at tulungan ako sa aking YouTube channel dito para mas makapag-share pa po ako sa inyo ng mga simple at mga madadaling recipe lang guys, okay? So yung iba naman guys, minsan pinapadali lang natin yung version natin ng mga ibang mga recipe natin yung piniprepare dito. So para guys, maraming salamat sa inyo and God bless po sa ating lahat. Always keep safe.